Hello guys, magandang araw ulit. Ito po si Uncle Joms ang nagsasabing kung masaya ka pagpatuloy mo lang at wala silang pakialam. So guys, nandito tayo sa aking content, solo vlog. Muli ay patuloy natin. Ito po yung continuation ng aking video na alalim po nakaraan at talagang napakasaya. Kahit ako lang mag-isa ay talagang na-enjoy yung bihay. So bakit nga ba ako nagsosolo vlog? Kasi para wala akong intindihin, wala akong iniisip kung may naiwan. At iyon na nga guys, kung naaalala ninyo, nadaanan ko nga si Sed at si Don Berto sa kanyang FB account at pakipollow nyo po si Don Berto, si Gilbert Bonaobra po yan. So guys, sa nakakatuwang banding namin, kahit maiksi lang, nakakatuwa, kulitan, simpleng oras, simpleng kasiyahan. At doon naman natin malalaman kung ano, kung gaano kalagay yung mga tao sa atin. So kahit bihira natin sila makita or tayo. So guys, sa pagpapatuloy nga ng ating solo vlog ay nandito tayo ngayon sa may gate 1. Yan, nasa gate 1 po tayo. Habang binabaybay ko po yung kalsadang ito ay kayo naman ay nakikinig sa akin. So, bahala na kayo kung makinig lang kayo or manood. So, syempre, walang kwenta kung manunood lang kayo na walang salita. So, wala rin kwenta kung kayo ay makikinig lang at wala kayong pinapanood. So, guys, samahan nyo na ako. Sa saglit lang na panahon, sa saglit na oras lang to, guys. Ilang minuto lang naman to. So, hindi ko nga lang kayo may aangkas kasi syempre bawal po yung tatluhan or maramihan dahil meron po akong daladalang box sa likod. So, hindi nyo lang po nakikita. So, guys, sa pagpapatuloy nga ng aking solo moto vlog, tayo po ngayon ay bumabaybay papuntang Cogio Antipolo Rizal at paakyat na po tayo. Tuloy-tuloy lang po natin. So, napakaganda po ng panahon. Binigyan tayo ng napakagandang panahon. So nakikita niyo, bilis-bilis ko ngayon magpatakbo. Ayan, 'di ba? Bilis. So bakit ba mumilis? Pinas forward po natin ng konti para hindi kayo maboring. So guys, kung mapapansin niyo, meron tayong mga nakikitang mga bagong sasakyan. Yun po yung mga biyahe. Nakikita nyo yung kulay green. Hindi po yan tricycle na yan, ha. Kulay blue po yan. So mamaya po makikita natin ulit. So tuloy-tuloy lang natin. Dito po ako ngayon sa Santo Rosario Cemetery. At malapit na po tayo sa gate 2. So alam nyo guys, napakagandang magbiyahe kung mag-isa ka lang. Dahil kampanting-kampanting yung utak mo, yung isip mo na wala kang ibang naiwanan or wala kang ibang iniisip. Lalo na kung wala kang isip. So, ayun na nga guys, medyo palapit na tayo sa gate 2. Matagal-tagal din akong hindi nakapunta rito. Ang natatandaan ko, yung last time na pumunta ako rito, yung nagpahilot ako nung yun na nga, nagkaroon ng problema yung aking shoulder. At shoutout nga pala kay Anthony Graham na napakagaling mag-align ng joint na na-dislocate. So guys, eto na nga, napakaganda na ng improvement dito sa Cogio at napakalawak guys ng kalsada kung mapapansin ninyo. At improvement na talaga sa sobra. Meron na pong daanan sa taas. So ano ba yan? Underpass? Overpass? O pass na muna? Hindi ko maintindihan. So nandito na tayo guys sa intersection ng gate 2. So napakaganda na ng ginawa ng gobyerno dito. Nagkaroon ng Center Island. Tama po ba yun? At nagkaroon din ng tamang tawiran. At pansamantala po muna tayo dito ay medyo magre-relax dahil tayo po ngayon ay magpapalit ng salamin. Kasi kanina ang suot kong salamin ay kulay itim, yung sunglass ko nga. So pinalitan ko siya ng transparent kasi kapag hindi na ako nasisilaw ng araw,
Pinapalitan ko na kasi medyo madilim kapag hindi tayo nagpapalit. So, yung transparent lagi ko siyang dinadala. So, ang ginawa ko ngayon, nagpalit tayo. Ayun nga guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kulay green. Meron din palang mga kulay puti na yung makikita nyo ganyan, no, yung mga service na yan. Dati wala yan. Dati tricycle, makikita nyo dyan, jeep at tricycle. So ngayon, nagkaroon na ng ganyang sasakyan at malaking tulong din yan sa mga transportation, sa mga taong nagmamadali. Kasi hindi, ayan, tulad nyan, may green, di ba? Hindi lahat green, meron ding white. Ang kagandahan ng nito guys, alam nyo ba yung green na yan? Hindi lang isang lugar yung napupuntahan yan, umaabot sila hanggang Masinag, pagpababa. So hanggang, kung hindi ako nagkakamali, umaabot pa yata ng Buso-Buso ito. So, ayun na nga, nandito na po tayo sa Langhaya. At okay lang, kontrolado lang naman ang biyahe. Kasi, hindi naman talaga matraffic at napakaganda ng panahon. Pero, syempre naman. At ang kagandahan nito guys, ay sobrang luwag. Alam nyo guys, mabanggit ko lang ano, sabi nila napakadali lang daw yung content ng solo motovlog. Hindi po, unang-una, gasolina. Pangalawa po ay, napakadelikado po sa highway mag-vlog at kailangan lang natin ng dobling ingat. Kasi hindi tayo pwedeng ura-urada na lang basta papasok. So, alam nyo guys, sa pag motovlog, kailangan nyo lang enjoy yung pag maneho, pagda-drive. Tigit sa lahat, wag po kayong hahataw ng gusto. Kaya nga tayo nagsosolo motovlog eh, dahil nga ang habol natin ay tingnan at enjoy natin yung ating mga mata sa kapaligiran. Huwag yung basta-basta lang tayo maghahatawan. So, ang pinakaayaw ko naman sa grupo ay yung minsan kahit alanganin, hahabol yung iba. So, di ba? Yun ang napakabigat doon. Kahit na gusto mong dandahan ka lang, makita mo yung magandang lugar, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng gawin kasi nga, unang-una, mag-aalala ka dahil baka naiiwanan ka na. Or ikaw ang nauuna. Alin doon sa dalawa? Naiwan ka o ikaw ang nauuna? At yun na nga guys, sa tagpong ito ay banayad pa rin ang aking pagmamaneho. Wala tayong problema dahil wala tayong kasama. So, medyo may napapansin lang ako guys na may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako hinahabol. Kaya medyo nag-control tayo ng takbo. Siyempre, sigurista tayo. Hindi ko alam kung bakit nakasunod yung... May nakasunod ng motor sa akin. So, dito nga sa pagkakataon ito ay... Dandahan akong nagpatakbo. At minamanman ako rin sa side mirror. Pero maya-maya lang, tingnan nyo kung ano yung mangyayari. At bakit niya ako sinusunda. So, guys. Dito nga ay medyo nag-control tayo ng ating takbo. Hindi natin alam kung bakit sinusundan tayo. Pero sana okay naman at wala namang problema. Bakit siya nakasunod? So guys, dito natin malalaman. So kailangan maging alisto tayo. At kung anong dahilan. Ay! Thank you pre. Ha? Sa'yo po ba ito nalaglag? Oo nga. Dalawa kasi ang ano ko eh. Sinabit ko rito. Sabi ko, nawala. Tama nga sir. Sa inyo po yan. Thank you. Sir, ano pangalan mo sir? Aris po. Aris. Shout out na lang sa iyo. Thank you sir ha. Nakita ko po yung pag-ahon po sa QR code. Nalaglag. Thank you. At yun na nga guys, tayo palang may problema. Dahil nalaglag ko pala yung salamin. Na hindi ko inaasahan. So, shout out sa iyo Aris. Bro, isa kang tunay na mandirigma. Ilan pa ang, sana marami pa tayong mga ganyang tao. Yung, nandun pa rin yung pagiging dugong mandirigma, dugong Pinoy. Yung napakabuting pag-uugali. Bibihira na lang kasi yung mga ganyan. So, shoutout sa'yo kahit naman papano talagang hinabol mo ako. Pero kahit papano ay ako ikinabahan din talaga. Dahil hindi ko alam, minsan lang ulit ako napadpad sa lugar na ito. So, yun na guys, muli shoutout sa'yo Sir Aris. Maraming salamat na naibalik mo sa akin yung aking salamin. At good luck sa iyo. God bless sa iyong buong pamilya. At sana dumami pa ang iyong angkan. Napakabuti mong tao bro. Aris, isa kang good Samaritan.
So guys, muli sa pagpapatuloy ng ating motovlog at medyo naudlot nga tayo dahil sa sa kakulangan ng pagiging alerto ni Uncle Jones ay nalaglag nga natin ang ating salamin. So guys, sa pagpapatuloy ng ating motovlog ay tayo po ay nandito na ngayon sa Puting Bato. So nakita niyo na yung bundok na kaya tinawag siya Puting Bato kasi para sa akin na kasi yung bundok na yun talagang parang marmol kasi kung makikita mo puting-puti yung bato. So doon daw kinukuha yung ginagawang marmol kaya siya tinawag na Puting Bato. So makikita nyo guys, napakaganda pa rin ng kalsada, napakalawak. Kumbaga talagang ito ay sadyang pwedeng gawin talagang biyahe papuntang Bicol. Someday sana nga magkatotoo na dito na nga dumaan yung mga papuntang Bicol. Talagang napakalapit lang. Siguro mula rito sa Puting Bato baka mga isa't kalahating oras kaya na siguro papuntang Impanta, papuntang Quezon. So, yun na nga guys, papansin ninyo sa paligid. Napakaganda ng tanawin at dito rin maraming pumupunta mga vlogger, mga kung nakita nyo yung mga bikers, mga motorista, mga riders, mga vlogger na mga sikat, halos nandito na sila lahat. At ito rin yung way, ito rin yung papuntang Marilaki. Sa mga gustong pumunta ng Marilaki, ito po yung kalsada. So guys, siguro wag na muna natin ipasok yung, wag muna natin banggitin yung Marilaki dahil hindi pa natin target yon. Siguro wala pa akong panahon para doon. At dito muna tayo dahil may sadya talaga ako rito. Gusto kong dalawin ang aking tiyo na si Tiyo Basel. Sana ay maging okay na kayo at nabalitaan ko nga kayo ay nagkaroon ng karamdaman. So guys, shoutout nga pala muli kay Papa Jim sa Tabaco Albay. Yan po at sa Barangay Kumon, shoutout po sa inyo lahat dyan at sa mga kaibigan natin. Si Pading Rek Brito, Pade, at ayun na nga, kay Jason Daigo, sa dalawa kong pamangkin, si Jimmy Lynn, si Janelle, at tatlo na nga pala kasama yung pinakabunsong makulit, si Jandel. So shoutout sa iyo Papa Jim at sa mga kaibigan natin dyan, lalo na sa small YouTuber, mga ka-GC natin dyan, shoutout sa inyo lahat. Sila Karen Ma'am, hello sa inyo at kay Border Rice. Yan, shoutout po sa inyo lahat yan. At muli guys, pagpapatuloy natin. Nakikita nyo, napakaganda ng kapaligiran. Talagang yung nature nandiyan pa. Hindi pa talaga siya masyadong nasisira yung mga kakahuyan. Napakalapad ng kalsada, talagang balang araw at sisikat pa talaga ito dahil ito po ay napakagandang lugar at di pa masyadong polluted kasi sa ngayon medyo iilan pa lang yung umaabot na siguro kapag kapinasok na ito ng bus papuntang biyaheng Bicol, doon tayo magkakaroon ng polluted na hangin. So yun na nga guys, kung mapapansin nyo, kabilaan yan. Napakaganda ng mga tanawin. Lalong-lalo na po dyan sa bandang kaliwa kung mapapansin nyo. Overlooking po yan. At ayan nga, pinunta natin. At siguro second time na napunta ko na ito. At hindi ka talaga magsasawa. Siguro ito talaga yung pinakamagandang kung gusto mo mag-relax o gusto nyong maging payapa yung isip ninyo paminsan-minsan, magbiyahe kayo, lumabas po kayo. Kasi hindi po laging kailangan na namumroblema. Minsan kasi yung problema kapag inaalagaan natin, lalo tayong inaalagaan din, lalo tayong namumroblema. So, kung lalabanan natin, babaliwalain natin yung problema. Minsan mapapansin natin guys, minsan mapapansin natin na, nakalipas na pala ang problema ko. Ano nga pala yung problema ko? Minsan nakakalimutan na natin. So guys, ito kasi yung pagkakataon. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ibigay sa kalayaan, sa layaw,
kasiyahan. Kasi minsan sa kasiyahan, sa layaw, eh dumadating yung time na tayo ay nagigipit. Dahil nga naubos na natin. So, minsan yung kasiyahan, nilalagay natin sa tamang panahon, tamang lugar. So guys, kung mapapansin nyo guys, pasamantala tayong ihinto rito. Napakaganda ng pagkakagawa ng riprap dyan, no? Ang ganda. Tapos kung mapapansin nyo guys, meron nga dito kasalukuyang kinoconstruct. So, pasamantala tayong ihinto at titingnan natin yung view. Kasi sayang naman kung palalagpasin natin to. Kaya nga tayo nag-motovlog, nag-solo motovlog dahil nga lahat ng tanawin na madadaanan natin ay ibibigay natin ng panahon. So makikita nyo sa kaliwa, napakaganda ng pagkakagawa ng riprap. Talagang napakahusay. At dito naman sa parting kanan, makikita nyo naman ang napakagandang tanawin. Lahat po kung gusto nyo ng overlooking talaga. Hindi nyo naman kailangan lumayo eh. Dito lang sa Antipolo, dito lang sa Buso-Buso. Ay sapat na. Bali, sakop na rin siguro to ng Kabading, guys. Kasi halos, hindi naman nalalayo na. At yun na nga, medyo kumuha tayo ng konting souvenir para naman pag-uwi natin. Yun naman talaga yung target natin, yung makapagbiyahe at makita yung mga magandang tanawin. At higit sa lahat, makakuha tayo ng souvenir sa ating mga pinuntahan. So, meron na tayong mga napuntahan, marami na tayong napuntahan. At hindi naman nakakapagtaka na lahat naman ang pinupuntahan natin ay medyo wala tayong masasabi kundi panalo. Panalo guys. At para sa atin lahat, bigyan natin ng panahon yung sarili natin. Huwag puro trabaho, huwag din puro kasiyahan. Pero mas maganda yung mas marami ang trabaho, kunti ang pagiging relax. Kasi kadalasan, sa pagiging relax, doon tayo nagkakaproblema. Dahil nga, minsan din natin napapansin, yung kailangan natin mga, yung expenses na hindi natin kayang tapatan ng ating pinaghirapan, kailangan nating paglaanan yun dahil hindi lagi maganda ang buhay, hindi lagi araw-araw ay Pasko. So, kahit paminsan-minsan guys, ibigay din natin sarili natin sa paglalakbay. At guys, nandito lang tayo sa may Kabading. So, ipagpapatuloy natin ang ating motovlog. At abangan nyo na lang hanggang dulo. Samahan nyo po ako para malaman din natin kung saan po yung destination ng aking vlog na to. Kung nagkaroon ba ng magandang pinatunguhan yung aking vlog. So, samahan nyo po ako hanggang sa dulo guys. At tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbabiyahe. Good luck po sa atin at inaasahan ko po na tatapusin ninyo ang aking solo motovlog hanggang po sa dulo ng aking video. Thank you guys!
Iya. Nay, mangkin pamangkin. Ah, po. Ay. At yun nga guys, nakikita muli kami ni Tio Vito at alam kong masaya siya dahil nadalaw ko siya. At ganun din naman ako dahil muli ay nagkaroon kami ng bonding. Bangamat siya po ay isinugod nung time na yon, ay nakabalik din naman kaagad at naging okay ang kanyang kalagayan at masaya kami nakipagkwentuhan. Katunayan nga guys ay nakapagbahagi pa siya ng salita ng Diyos at tungkol sa mga Bible na sinabi niya nga sa akin na naging active siya ngayon sa mga pag-aaral tungkol sa Biblia. So tunay na napakaganda ng mga pag-aaral at pag-uusap tungkol sa Bible. Masalan ko yung bahay ni Tia at ito si Pinsan, ang pinakagwapo. Time niya to ngayon ah. Wala ko kontra. So kakain muna ako bago ako umuwi at sasalo muna tayo dito. Yun oh. Talaga nakasabay pa tayo sa pagkain. At yun na guys, matagumpay po ang ating motovlog. Nakasama ko si Tio Vito at si Pinsan Jan at ang aking mga pamangkin. At ganoon na rin si Tia. So nakasalo ko sila sa pagkain. At muli po ay maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Tio Vito. At sana mapanood nyo itong vlog natin. Maraming salamat sa bonding natin. Hindi makakalimutan. So itong vlog nito ay masasabi ko tagumpay ang vlog ng aking paglalakbay ngayong araw na ito. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aking biyahe hanggang sa dulo po ng aking solo moto vlog. Muli po sana pakisubscribe po ang aking YouTube channel, yung pakiclick ang notification bell para po lagi po kayong updated sa mga susunod pa mga video. Thank you guys. Once again, ito po si Uncle Joms ang nagsasabing, it's not yet goodbye, it's only bye-bye.